Hello, hello, hello mga ka-OFW! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi saan mang sulok ng mundo. Ngayon, gagawa tayo ng puto. Ito ang mga kailangan nating sangkap. Arena, sugar, egg, butter, baking powder, fresh milk or ebop, ang ating 3-food color, at saka ang ating vanilla. Ngayon, haluin natin ang ating mga sangkap. Una, ilalagay natin ang ating egg. May extra egg white. 3 egg white. Tsaka 3 whole egg. Haluin muna natin ang ating wet ingredients. Ito ang ating wire whisk. Ilagay na natin ang ating vanilla. At least 1 tablespoon vanilla. Ayan. Ang ating milk. Butter. Yan, halo na natin ang ating wet ingredients. Ngayon naman ang ating dry ingredients. Paghaluin natin ang sugar at saka ang arena. Yan. At saka ang ating baking powder. Haluin lang po natin bago natin ilagay sa ating wet ingredients. Haluin lang. Yan, haluin po natin. Ngayon, ilagay natin dahan-dahan dito sa ating wet ingredients. Yan, dahan-dahan lang po. Haluin lang natin ang ating dry ingredients. Yan. Haluin, mix well hanggang mag-combine na silang lahat at wala nang mga lumps. Yan. Halo lang po. Hanggang wala na siyang lumps. Yan, smooth ang ating butter. Yan, haluin natin. Yan. Ngayon, tapos na natin paghaluin ang ating puto mixture. I-divide natin into 3 para lagyan natin siya ng kulay. Yan, pag-divide lang natin yan. Lagyan natin ng yellow food color. Ang ating green food color.
ating red. Kung ayaw nyo po, kung gusto nyo ng puti, pwede din. Then, i-mix lang natin siya. Mix well lang po yan. Diba, makulay ang ating puto. Yan. Ito ang red. Ang ating puto cheese sa Middle East. Yan. Ngayon, ilalagay natin sa ating mold ang ating puto mixture. Wala tayong puto molder. Ito po ang gagamitin ko. Para paraan lang po yan dito sa Middle East. Ito ang gagamitin natin. Lalagyan natin siya ng butter. Yan. I-brush lang po natin ng butter para mabilis lutuin. Yan. Brasan lang po ang ating mga molder ng butter or oil. Ako, butter po ang ginamit yung tira kanina sa ating puto yan. Lagyan natin siya. Yan, lagyan natin. Tapos, wala akong steamer. Ang ginamit ko po, rice cooker. Yan. Yan. Tapos na natin siyang lagyan ng butter or oil. Ngayon, lalagyan na natin ang ating mga molder ng ating puto mixture. Ngayon, ilalagay na natin sa ating rice cooker. Wala tayong steamer, rice cooker ang ginamit natin. Diba may steamer, konti ang rice cooker? Yan. Napakulo na natin. Ilagay na natin ang ating puto. Yan po. Yan. Pa natin siya. Yan. Mga 15 minutes, iluluto natin ang ating puto, tapos babalikan natin mamaya. Yan, ngayon, malapit nang maluto ang ating puto, lalagyan natin ng cheese. Wala kasi akong cheddar, ito ang nilagay ko, sliced cheese. Diba, para paraan lang mga OFW. Yan lang po. Kasi madali po itong mang-melt. Kaya ngayon ko lang ilalagay. Yan po siya, ang ating puto cheese. Yan. Ngayon, luto na ang ating puto, mga ka-OFW, ang ating puto cheese. Diba ang ganda ng kulay? Ngayon, papatikim na natin sa ating mga kabayan. Maraming salamat po sa ulitin.